Magandang umaga po. Mabilis lang po ito dahil baka hanapin niyo po yung Monday updates natin, pero medyo busy ang schedule. Kaya 5 minutes lang ano, bago yung 11 a.m. meeting ko, siningit ko lang ang Monday morning updates po natin. Una, magpapasalamat po ako sa lahat ng bumati ng happy birthday sa akin noong June 17. Thank you sa mga may mga nagpadala po ng mga maliliit na regalo. So thank you din po. Although hindi naman kailangan, pero much appreciated po, syempre. Sa susunod, kahit bati na lang, masaya na po ako doon. So good morning. Galing po ako ngayon sa Youth Development Center natin, YDC, yung sa tabi po ng RAVE. Dahil sa ngayon ay meron pong City Development Council meeting. Kasi hinahanda na po natin yung budget natin para sa 2022. So ngayon pa lang, July pa, wala pang July, pero nagsisimula na po tayo dahil gusto natin ay well-planned ang ating budget. Gusto natin lagi tayo nag-i-improve, makasama lahat ng priority programs natin at pati yung hindi priority programs dapat. You know. So ang ginagawa po natin, every time ini-increase natin yung level of participation. Hindi lang ang mayor ang magsasabi na ito yung dapat natin gawin, pero sumusunod tayo at ginagawa natin yung mga mekanismo kung saan nakikilahok ang taong bayan. So ito po yung mga accredited organizations, sila yung mga accredited civil society and non-government organizations, tapos namili po sila ng mga representative ng mga sa City Development Council at ibang local special bodies para makuha ng pamahalaan yung input nila sa ating pagbabalangkas ng budget. So sa ngayon, ang ginagawa po nila doon ay nagpi-feedback sila sa annual investment plan ng ating lungsod. Bakit natin ginagawa to? Hindi ba mas mahirap to? Hindi ba mas matagal to? Opo, pero ginagawa po natin to para mas maging inklusibo ang ating pamamalakad. Mas maging inklusibo ang ating pag-gobyerno. So nagsimula tayo, wala naman talagang accredited organization sa lungsod, hindi ginagawa yun dati. Pero ginawa po natin yun, tapos next step, nagbibigay tayo ng impormasyon every year. Gusto natin paigtingin pa yung proseso ng pakikilahok ng taong bayan. Diyempre, hindi naman pwede 1 million tao yung tatanungin mo. Ano? So through the homeowners associations, through the different sectoral groups, may PWD, may senior, mayroong grupo ng kababaihan, etc. Para makuha po yung ano, walang makaligtaan, masama lahat ng mga importante din sa mga sektor na ito. Yan, napaka-importante po. You know, so, pinalalakas po natin yun. Every time, and throughout the year, pinalalakas natin yun. Dahan-dahan lang. Nagsimula tayo, walang-wala talaga. Pero ngayon, sinasama natin sila sa pagbabalangkas hanggang sa pagdedesisyon. Ngayon, may babasahin po akong comment. Hindi ko na po sasabihin yung pangalan. Bakit po parang mabagal ang vaccination sa Pasig compared sa ibang city? Yan din po yung sinasabi ng mga taga-ibang city. You know, pag nandyan, minsan kasi pag hindi pa kayo natatawag, pakiramdam nyo ang bagad. Ngayon, sinasabi po, nasa A5 na daw sila, tayo nasa A4 pa lang. May katotohanan po ito. Pero kasi, meron pong bakuna na kailangan ibigay sa A5, hindi ibig sabihin tapos na sila sa A2, 3 at A4. Ayan, hindi ibig sabihin tapos nila. Wala pang city na tapos na sa A2 hanggang A4. Wala pa po. So, ayan, so sana yan ang ma-realize natin. Ano? Kasi yung supply ng bakuna, proportionate po yan sa population ng lungsod natin. So technically, walang mas mabilis, walang mas mabagal pagdating sa NCR. Proportionate po yan at paubos na yung supply natin eh. So ganun po talaga yun. Ano? So syempre, pag hindi pa tayo natatawag, hindi pa tayo na-text, kung A4 man tayo, ano, feeling natin mabagal. Pero ganun din yung nararanasan ng ibang lungsod. Huwag tayo basta maniwala kung ano lang, ano, may narinig tayo kasi kaibigan natin doon na bakunahan na. Ganun din, sila rin, yung iba naman na taga ron, may nabakunahan naman na kaibigan nila na taga rito. So talagang ganun, same pace lang po lahat ng NCR cities, halos. Maiba lang ilan percentage. Ano? So ang importante, punta kayo sa profile ninyo sa Pasig Pass, through pasigpass.pasigcity.gov.ph at
i-update niyo yung profile niyo, click niyo yung for vaccination, at matatawagan din po kayo. Hindi lang talaga ganun kabilis kasi wala naman tayong enough supplies eh. Na kulang po yung supplies ng bakuna pa. Pero basta tayo, kung ano yung meron, inuubos natin kaagad. So, huminatanggap tayong 50,000, in 10 days or less than 2 weeks, ubos po yun. So, ganun lang po yun. So, yan po. Yan lang yung pinaka-importanting ano. Gaya nung nabanggit ko, ang ginagawa natin ngayon, naghahanda tayo para sa 2022 budget. Yung sa vaccination pala, yung hospice natin, nag-iikot din sa mga bedridden. Pero, every... Okay. Okay. Yan lang po. Ano, mga big projects po natin this week. Meron tayong MOA signing dun sa pabahay sa Rosario. Pero ito lang po, ililinaw ko dun sa mga proyekto natin sa para sa pabahay. Medyo bumibilis na yung pag-usad niya eh. Yung sa Rosario, pero by sector po yung ginagawa natin. Kasi isipin po ninyo, kunyari may 1,000 unit. Ang nag-a-apply po, nasa 50,000. O sabihin mo, at least 10, 20, 30,000 ang nag-a-apply. Paano mo pipiliin yun ngayon? So, importante, unahin natin yung mga nasa danger zones. Bakit unahin yung sa danger zones? Hindi ba unfair yan? Una, matatagal na sila sa Pasig. Pangalawa, mga politiko din yung nagpatira sa, yung gobyerno din nagpatira sa kanila dun. So, dapat talaga unahin. Hindi naman din nila kasana. Siyempre, yung mga mas matagal na nandun at may mga karapatan na based din sa UDHA, yan po yung uunahin natin. Ano? So, sa ngayon, wala pa talaga tayong open application para sa pabahay. Wala po. Pero unahin natin yung mga nasa danger zones na matagal na sa lungsod ng Pasig at nagkaroon na rin ng mga karapatan sa ilalim ng batas. Ngayon po, yung sa Rosario, MOA signing na po. Yusuf Rock po yun. Lupa ng city pero plano po nila at kasama po din syempre ang ating barangay Rosario. Ngayon po, meron din po tayong ongoing ng mga expropriation. Alam niyo, mahirap dito sa Pasig. Ang hirap maghanap ng lupa kung saan pwede magtayo ng mga proyekto. Pero meron tayo, actually meron tayong expropriation na 8 site. Ano? Yung isa po, yun talaga para sa bagong low-rise or medium-rise. Yung iba naman po, for CMP. Ibig sabihin, doon na nakatira yung tao, bibilhin na nila yung lupa para mapasa kanila na. Other projects na kasama rin for 2022, well, nagsimula na yung construction ng dialysis center natin. Magiging isa po ito sa pinakamalaking dialysis center sa buong bansa. Ito yung nakita natin, isa sa pinaka-need. Ano? Ayan po. So, ngayon, nakikita ko ang pinakamaraming tanong dito sa comments ay yung bakuna. So, kailangan lang talaga ng pangunawa. Alam nyo, kahit tingnan nyo po sa mga ibang LGU, ito rin naman talaga yung problema dahil hindi nga ganun karami pa yung supply ng bakuna sa ating bansa. Para sa mga non-resident na dito nagtatrabaho, under national guidelines, pwede po yun. Pero through your employer. Okay. Yan. So, medyo matagal po, ano? Medyo matagal pa po talaga ito. Nagsabi na yung AstraZeneca sa atin na by this year, hopefully by third quarter, may darating po na mga bakuna mula dun sa order natin. So, mapapabilis tayo ng konti. Pero hindi daw lahat. Hindi yung buong order natin. So, kailangan talaga ng patience, pangunawa. Dahil hindi po talaga ganun ka. Ito yung pinakamalaking programa ng ating pamahalaan, nasyonal at lokal, sa kasaysayan ng bansa natin. Kaya mahirap po. Pero nakikita naman natin, maayos ang ating vaccination program. Mabilis-bilis din tayo actually. Ano? Ang initial target natin, yung sinubmit natin sa DOH, nasa 5,800 vaccinations per day. Alam niyo po ba na ngayon, hindi pa bukas ang lahat ng vaccination sites natin, pero nakaka 6,000 per day na po tayo. Pag magandang araw, hanggang 6,4, 6,5, kaya po natin. So actually, mabilis po tayo sa vaccination natin. Yun nga lang talaga, not enough supply of vaccines. Hindi po ito kasalanan ng kahit sino. Ganun lang po talaga.
Ngayon, gaya ng sabi ko, 5 minutes lang po ito. Maabot na po ang 10 minutes dahil meron pa po akong meeting. Gusto ko lang talaga mag-update ng mabilis sa inyo dahil Monday po ngayon. Yung iba, ipopost na lang throughout the week. Yung sa DSWD SAP, wala po akong update. Yung sa second tranche, wala po akong update. Taga-follow up lang po kami. Hindi po kami nagkulang sa pag-follow up sa kanila. Yung tapat, again, hindi po lahat talaga na-approve.